What's up? Sig pa tayo! Shoutout nga pala sa 2.1 viewers natin na still alive. Your team is fine. Parang manood ang ating grand finals. Grabe. Oh. Umabot tayo ng game 5. Anong oras kayo nagsimula? 3 PM. 3 PM lang naman. Mga 3:30 ganun. Pero, anong oras na guys? Parang 12:00 talaga tayo. Ah, nga. Oh, grabe naman yun. 10 last hours na to. Last na to, mga last sir. Game. Oh. Kung sino nga mananalo dito sila magiging grand champion. For our Just Emma League 4, and kami nga pa rin ang magiging shoutcaster nyo for this game. Ako si ating Chantel. And I'm your boy JB para dito sa ating game number 5 ng Aether Atlas laban sa SGD Omega. Ayun, pero kita naman natin dito sa Aether Atlas, sinecure na agad nila yung cloth. Na alam naman natin, sobrang ganda sa late game and syempre yung early game. Ang hirap niyang mapatay kaya sure tataba talaga yan. Tama, tama. Pero dito for SGD Omega, Harris agad ang uunahin dito nung kukuhanin nila for their mage damage. So dito for for SGD Omega, hindi na mukhang hindi na nila priority to get the Esmeralda kasi nakukontra na din ng Aether Atlas kaya nung nakita natin kanina sa game 4. Totoo. Kumbaga, si Minotaur lang sagot nila together with Estes kasi kahit naman napakasakit nitong si Esmeralda, meron silang sustain and yung crowd control nila sobrang lakas din kaya nababaliwala yung shield or yung armor. Kasi si kahit nagadadamage siya Esmeralda, bumabalik lang din yung buhay dito ng Aether Atlas. Pero once di siya makagalaw, hindi siya makakabawi ng buhay. Kaya ganun your lang yung nangyari sa larong yun. Diba? Pero Lunox, here picked out by Aether Atlas na isa ring bosset eh. Isa ring bosset talaga to. Talagang kapag lalo na pag nag-level 4 kahit early 4 na the gamer na agad damage pa rito, magkakaroon tayo ng labanan. Baliktad. Saan? Yan, magkakaroon tayo ng labanan ng marksman. Ah! Si Carrie. Nalito na yun, oh. Ayan, good morning! Good morning! Good morning, good morning! Mukhang kulang talaga sa tulog si Tito Mus. Hindi ko alam anong ginagawa niya kanina, pero yung pala yung gusto niya gawin. Ah, okay. Si Claude, tsaka si Carrie. Ayun. So, syempre, dalawang marksman na sobrang ganda sa late game, lalong-lalo na kapag talaga nabigyan ng space early in the game. Pero Minotaur na naman para sa Aether Atlas. Yun yung isa din na pinpoint actually for SGD Omega kanina habang nga binabasa ko or tinitinan kong panoorin yung kanilang laro habang nagpapahinga ako. Oo. Ang ganda talaga ng pagsa-setup play dito ni Kuya Lewis sa kanya Minotaur. Talagang pinatunayan niya na siya on top Philippines Minotaur. Nako! Isang mabilis talagang lang talaga. Talagang may kalalagyan ang kanyang Supreme Badge. Talagang loud and proud niyang suot-suot yun ang kanyang pagiging top Minotaur. Kumbaga, yun talaga yung kanyang signature hero na hindi pinaba ng SGD Omega, surprisingly. Diba? Kumbaga, they are confident na kaya nilang labanan dito si Minotaur. Pero I think, kaya naman nila kasi kanina pa din naman. Nagtutu eh. Hindi naman sila makakapagtutu kung wala silang arit, diba? So, oo, tama. Diba? Tsaka dito for the both teams, ha, lahat ng laban nila, matagal, umabot ng mid to late game. And actually, record-breaking yung 38-minute game nila. Doon pa lang sa upper bracket finals natin. Ayun na nga. Tapos, second game or first game natin dito, umabot sila ng 32 minutes, I think, or 31 minutes. So, grabe, ang labanan ng both teams na to. Pero kita natin, tatlo naka-purify for SGD Omega at dalawa naman, Sprint. At isa naka-purify. Dalawang sprint naman dito para sa side ng Aether Atlas. So, sino kaya ang magiging grand champion? Yon. For Aether Atlas, ito yung aabangan din. Kasi, if ever, ito yung first time nila mag-champion for the Just ML League. Oo. So, ito na. For the lineup of Aether Atlas, ang kukuha nila is the Claude, Thamos, Lunox, Akai, at ang Minotaur. So, top Philippines number 4 pala si Kuya Kenji. Si Kuya Kenji, isa yan sa sakit ng ulo talaga ng SGD Omega. Oo. Pero gaya na nga nang sabi dito nitong si Zeus kanina, eto si Kenji, ano ba? Marksman player ba talaga siya? Or offlane player? Pero kita naman natin, nag-marksman pa rin siya dito. Sa game na to, nakipagpalit pa rin siya dito kay Teng as an offlaner. Diba? Baga, gusto nilang mag-switch talaga. Sobrang nabibigyan ng spotlight dito sa series, the whole series natin. Itong si Carl Easy and Kenji. Even na Dave Dalus may sariling spotlight din siya. And even Teng. So,
lumalabas dito yung individual skills ng both teams natin. Pero again, this is the last and final game for our championship. Tournament. Yes, oh. So for our tournament. Yun na nga. Pero syempre, given na ito yung last, aasahan natin. Matinding matindi ang ilalabas ng dalawang teams na to. Kasi kahit anong ipakita nila dyan, it's the last. Ito na yung magde-decide kung sino ba talaga ang angat, sino ang sikat. Ayun. Ang tendency ng angat, sino mas mabigat. Ayun. Nako po. Tignan na lang natin talaga sinong mas mabigat dito sa dalawang teams na to. Kasi kita mo 2-2. Pero sobrang ganda kasi ng pinakita nila eh. 2 games. Oo. Talagang wala din talaga magpapatalo. So dito for the both teams, talagang pride or bragging rights na rin ang nakataya dito. Oo. Kasi ano lang sila, super match na team sila. Since ang ganda ng performance nila sa lahat ng laban. Kumbaga, hindi natin din masabi kung sino yung mananalo eh. Sa base sa naging laro. Pero tignan natin doon. Onto the bottom lane, mukhang balak is still ng Aether Atlas, pero hindi na lang din. So, baliktad for the blue side ang Aether Atlas, SGD Omega ang nasa red side. Oo nga, kasi ewan ko, ganun lang talaga yung ginagawa nila dito eh. Kung nang-steal sila, pero sila din nasistilan. Baga, exchange lang, trade lang talaga sila dito. Turtle resurrecting soon. Mahuli. Pero makunat eh. Isang mag-first down dyan. Kung maaano niya sana yan, kung madireset niya, magandang pang-delay sana yung for Aether Atlas. Oh. So, level 4 na si Boy Card easy natin. Even, Kuya 666 or si Kakampi ko ay bobo. 2 minutes and 14 seconds in tour game, pwede nang kuhanin ang turtle. Ito, for the both teams din ang pansin ko. More on objective sila on the early part of the game. Hindi nila gusto makipaga sa pakan lang din. Kasi gusto lang implyin kung ano nga kaya or capacity ng bawat kalaban din nila. Yun nga, very well said. Pero kung dito nga naman sa bottom lane, makakabasa agad. Itong team ng SGD Omega, sobrang important nito kasi ma-open dito yung buff nitong Aether Atlas na sobrang importante. Pero Aether Atlas taking that first turtle, 2 minutes into this game, kumbaga gusto nilang sulitin yung mga turtle dito. Tsaka, pero sa bottom lane, nakasira naman dito yung SGD Omega. So, ayun. Sagutan lang din. Ito ang aabangan ko, yung magiging bakbakan at suntukan ng marksman. Pagalingan na lang din yan mag-questuhan tsaka mag-microhan. Pero 3 minutes, wala pa din masyadong nangyayari. Wala pa din first blood na nagaganap. So, we'll see. In the latter part of the game, doon talaga din na gumustay ng both teams na pumalag ito at yung fight. Totoo, isipin mo 3 minutes na larong ML to, pero hanggang ngayon wala pa rin first blood. Kung titignan natin or kung iisipin natin, usually kanina, 3 minutes into this game, nakabasag na agad ng dalawang tower yung SGD Omega, kalaban nila yung DD. Demon Kings. Yes, ganun yung nangyari kanina. Pero dito, 3 minutes na wala pa rin basag or wala pa rin first blood. Diba? Kung so, Kuya Kenji nakakuha ng gold buff into the top lane, Lex Eterna, half of his life, mamipilit ng gamitin ang kanyang regeneration, padating na din si Luob, so hindi na din i-go-golden ang Aether Atlas. Akala ko mag-gank dun yung, yung Lunox and the Minotaur, pero dito onto the bottom lane, obviously hindi na talaga binibitawan ng SGD Omega dito, gusto na lang mag-objective lang din, pero sa middle lane, mukhang mga ambahan lang din. Matigan din palang mamatay. Wala. Si Kuya Lex Eterna. Actually, for the Just ML League 4, hindi masyadong nagamit si Beleric unlike the Just ML League 3. So, ngayon lang ulit tayo makakita. Lalo na sa Grand Finals, ang mabenta dyan is the Kupra, Kajay, mga yan, and the Lex. Oo. Pero dito sa league na to, sino sa tingin niyo yung best or most picked hero? Dito. Kufra. Kufra. Pag once na na-open Kufra, kaya Kaja mati kinukuha talaga. I see. Pero yung mga high pick. Highest pick rate for this tournament. Alam naman taga natin, sobrang useful. Kasi kung ikaw, sasali ka sa ibang tournament, pati nga naman nila binaban dito or in-open dito yung Kufra kahit sobrang ganda. Ibig sabihin, kaya nilang kontrahin and dun yung comfort pick nila. Pero teka lang, first blood, 5 minutes para dito kay Harith taking itong si Akai. Ayan. Yuna, so, nakuha si Claude, yan. Si Claude. Okay, tama. Yun yung hindi ko gusto mangyari dito ng Aether Atlas knowing na marksman ang isang Claude. So, J.O. pinalayo ang minion wave to save the turret onto the top lane. So, nice move there. At maipilitan din tumamba out ang Harith and the carry. So, eto spell check for the Tamus.
He's using the sprint together with the Akai. So kita natin si Akai, natatamaan ng sprint ang Hurricane Dance para pumilis. So pwede din pang Mamba out if ever. While for SGT Omega, dalawa din naka-sprint. That would be the Kari and the Leomord. So nako, nako, nako. Pagdating dito sa gold, pantay halos ang both teams natin. Talagang wala din magpapatalo kahit nakakuha ng first blood dito or ng Tore ang SGT Omega. Adria Atlas naman may sagot na turtle. Yun nga, kumbaga, meron pa rin sila dito ng meron pa rin silang puhunan. Kahit hindi sila makapush, hindi sila maka-first blood, kita nyo naman, nasa kanila yung kalamangan dito sa ating gold. Pero teka lang, gusto nga nila pumalag. Wala eh. Kumbaga, aamba at aamba lang sila dito. Tatakot, aalis. Ganun yung nagiging labanan dito. Totoo, kumbaga, tatansyahin nila kung kaya ba. Kung hindi, sobrang play safe ang gagawin nila. Even nga, gaya na sabi natin, this is the late game. This is the last game. At syempre, ayaw nilang i-give up basta-basta ang ganito klase ng laro. Kasi pag mag-engage sila ito, teamfight, tapos biglang magkakapatay ng 10. Pero ito na, ang tatlong members. Naku, party. Tingnan natin lang. Ito, rescue. Uy, escape lang for the Kufra. So, yun, madedelay agad yung SGT Omega if ever. Pwedeng may mamatay na kayo ng Ide Atlas. Pero hindi na lang din. So, grabe. Grabe. Talagang wala din nangyayari bakbakan for this game. Pero ito, endless battle for Tail. So, naku po, kinukuha dito Ide Atlas ang second turtle. Second turtle talaga. Pero makukuha na nga ito ng Aether Atlas na alam naman talaga natin sila yung nagka-capitalize dito sa turtle. Yun yung ginagamit nilang puhunan para sa larong ito. Diba? Kumbaga wala silang push masyado, wala silang kill masyado, pero still, they're doing it. Talagang pinupush nila into a late game. Kasi late game talaga hindi na makakaano yung goal lead or whatsoever since para sa may Marksman. Tako ko! Oops! Yun nga lang, medyo naging maasim si Kuya Kenshin natin doon. That will be another kill for SGT Omega. So mag-isa siyang pumasok Cloud na naman na members ng SGT Omega. And given na cloud na naman yung namatay para sa side ng Aether Atlas, isa tong malaking kawalan para sa kanila dahil nga kumbaga nagpa-farm na siya ng nagpa-farm na siya para makuha yung kanyang next item, pero kita mo naman natambay pa siya doon sa respawn timer niya. Diba? Grabe pala, magsi-6 hours na. 6 hours na pala tayo. Actually, 9 hours na tayo naka-stream dito sa Just ML. So, happy 9 hours, boys! Happy 9 hours, guys. Just ML lang talaga. 9 hours na tournament. Pero, anyways, shoutout din sa nanonood sa ating ngayon, 3.9K. Thank you for staying awake. Kahit alam kong inaantok na kayong lahat. So, don't worry, meron tayong giveaway after this game. Yun so, nga. Ito na, 2 kills for SGT Omega lamang sila ng 1.2K pagdating sa gold. Pero, pantay din actually pagdating sa sa push. Kasi yun, nako, parang out of the game. Palaos kang magagawa. Makakatakas to yung J.O. May bilito din tumakas. Pero onto the middle lane, Evo Force to ng SGT Omega. Teka lang. Kailangan tumakas kasi baka pumasok si Kuya Kulod natin doon. Mahirap at mapanganib if ever. Kahit naman kasi wala pang item yun si Claude or mahina pa lang. Pero, pinagpapato ng sago. Pinitikan ni Kuya 666 natin, pero ito nakasakay. Nako, sa kabayo makakatakas. Teka lang, ano nangyayari? Uy, grabe naman yun! Nako po! Dalawang tinamaan, DL Danus, pumipilitan din, tumakas, Kenji! On a free, double kill! Nagdadabog na lang si tropa, and Aether Atlas going for this Lord right now. Napunta na sa kanila yung wavelength ng laro na kuha nila. First Lord. 9-minute game. First Lord. Ibig sabihin, for me, ito yung pinaka-oop ng Lord na nakuha ng maaga. Kakalabas pa lang na take agad ng team, ng aggressive na team, which is, ayun na, Aether Atlas. Item check nga tayo. Direct Sitsu. Yan. So, Dominance Eyes and Lightning Truncheon para dito sa ating Lunox. Actually, pa naglilunox ako, nag-Dominance Eyes na din ako. Pero ito, para sa Claude, meron na siyang dalawang item. That would be the Demon Hunter Sword and the Golden Staff para naman sa Kari. Almost the same. Endless Battle and the Golden Staff. So, paganda na lang din ang posisyon. Kaso yun nga lang for Aether Atlas. At advantage yan. Nilalamon ko na yung words ko gawa ng places ko, pero sila yung nasa advantage knowing na meron silang
Lord. Totoo. And syempre, pupush sila ng ibang lanes dyan. Even nga na ma-pressure sa kabilang lane, itong SGT Omega, kailangan nilang sulitin kung anong meron sila ngayon. Pero mapamatay na nga si Lord. But this tier 3 middle tower, mapapunish ba? Teka lang, Harry taking thumbs down. Tatrabaho, magdadabog! Gigit na! Minotaur makukuha nitong si Kupra, pero Claude will be taking some kills in the... Tako, sila pa yung nabigyan. Maganda yung set for ano... Maganda yung set for the Minotaur kasi nga lang medyo maasim on their side. Oo, may Tore. So, kailangan niya itake yung damage. Plus, since isa siya sa tankers, wala na magsusustain na damage totoo during that team fight. And of course din, yung teammates niya to engage. Totoo. So, 5-5. Maganda eh. Maganda yung pinakita doon itong si Minotaur with that ult. Ang daming nasama. Pero yung damage output nila, hindi enough para maka-takedown in SGT Omega. Sila pa yung nagbigay ng damage para dito sa Aether Atlas and they were punished dun sa toss na yun, or dun sa mid lane. Grabe, 11 minutes guys, 5-5. So maingat din talaga yung both teams natin, more on objectives ang ginagawa dito ng Aether Atlas. Pero for Aether Atlas, laging sakto yung ultimate ni ano ni Lue. It's either dalawa yung tinatamaan niya or more. Hindi pwede isa lang eh. Gusto niya may mid-pit, gusto niya may dinadamay siya, pero ito Berserker's Fury para kay Carl Cheesy. Kumbaga, si Bunso nadamay pa. Diba? Napapahingan na lang si Bunso, nadamay pa nga. Diba? Pero ayun nga yung maganda dito ngayon sa Aether Atlas. Hindi sila nagbibitaw ng sloppy plays, pero kasi napapunish lang sila dahil nga sa kanilang positioning. It's not that sloppy kasi ang ganda ng setup, pero yung positioning nila, dun sila nadadali, pero nadali na nga si Beleric netong si Lunox. Ito for Beleric, Vicky, hindi siya magiging effective to sustain the damage na ibabato ng enemy team nila. Mm-hmm. Kapag kawala din siyang item. Ayun o. Yun yung mahirap, kaya malambot lang din siya. And knowing na tatlong players naging kalaban niya doon. Pero ito na, ang nakikita natin. Oh, sila no! May turret screen. Parang kay Kuya Jay natin, nakakatakas lang din. So, buhay! Buhay na buhay pa! Ang diwa dito ng ano, SGT Omega. Oh. Kayang-kaya pa. Pero yun nga lang, out of the box. Teka lang. Kasi sirain din. Naku po. Na Aether Atlas, oops! Teka lang, papasok na nga yata ngayon dito si Kufra with the fake. Hindi niya tinuloy, pero yung Aether Atlas, the pressure, it is there for the SGT Omega. Grabe yung ina-apply ng Aether Atlas ngayon from mid to bot right away. Kita mo naman yung inhibitor tower nila medyo nasa panganib na. Oo, naku. Dito for ano, for Aether Atlas, best thing to do is to secure the second third kasi mahirap din pag ma-assume sila kagaya nung kanina nangyari kay ano, kay Lue. Pinilit nila na mag-teamfight doon sa mid-inhibitor turret. So, 10 seconds bago mabuhay ang ating second turret. Kita nyo, nakaposition na din dito ang SGT Omega. If and ever, palakuhanin niya ng Aether Atlas. For Aether Atlas naman, ang ganda na ginagawa nila, since the map control is on their side, dalawa dito nakakapag-free farm, both the Tamus and the Claude. Yun nga, very well said. Pero right now, 6-5 is the score. Nasa ang kalamangan ay nasa Aether Atlas. But we'll see kung anong bawi ang gagawin ng SGT Omega. Pero wait lang, tumatrabaho na sila ngayon. Naiipit na nga, dapat na maiipit. Pero meron pa nga immortality. Pumasok na nga sila. And right now, magdadabog na ba? Grabe naman dito si Claude taking Kufra down. Double kill pa nga, Harit makukuha niya. Pero mega kill for Lunox as he takes down. Itong si Beleric, hindi pa yata tapos dito yun. Bakbakan, Lunox makukuha dito. Nitong si Tropalating Leopard. Pero makakasalubong niya dito itong si Claude, there's the mega kill para dito kay Claude taking Leo Mord. Carry, the only man alive. Oh no, Aether Atlas is trying to end this game. Pa-item chip na ako sa Tamus. Yung una for the Tamus, more on spellbomb or lifesteal. Endless battle, bloodlust axe, and the wings of apocalypse. Kapag ka mababa yung HP nyo ng 70% or 50%, I guess, dodoble yung lifesteal. Oh. And that's a good thing for Tamus kasi alam naman natin yung hitting potential niya at saka yung sustain na mabibigay niya sa kanyang team. Sobrang ganda na hindi mo alam kung iti-takedown mo ba yung Tamus or kung sino pa man ang dapat mong unahin. Oo, diba? Tsaka dito for ano din, for Aether Atlas, may mapansin nyo flexible sa role si Teng and Kenji. Kanina, napagkit yun na yun ni Jesus kanina. Si Teng dati yung nagma-marksman, tapos si Kenji yung nagtatamos. Pero ngayon kita natin Kenji gamit-gamit ang kanyang concept na ang level 2 Lord. Ako naman, comment again dun sa mga, actually, well commented dito, Cheyo and
blue eh. Kaya ng kanina, isang maling pumasok lang, igugo agad nila. Yun yung kinagandahan for having a confident na tank players din. And syempre, double tank setup sila dito. Oo. Para nga naman mabigyan ng space dito si God para tumaba. And syempre, si Lunox to have his position. Para nga naman mapunish dito yung SDD Omega. Pero wait lang, itong si Lord. Kailangan itong madefend, pero kakalboy na ito ng Aether Atlas ng kanilang mga tore. Nako po, teka lang, mamamatay na nga. Akay, taking Harry down. Nasa pang-anib sila namang hihimasok si Claude. Tatapusin na nga ng Aether Atlas, new champion for the Just ML League 4. There goes Aether Atlas. Congratulations. 3-2 is the score. Game number 5 will go to Aether Atlas. Isang mabilis lang para sa kanila. Pero commend for SGT Omega. Sa SGT Omega din talaga. Super ganda din ang naging performance nila. From upper bracket, lumaban din sila sa lower bracket. Mm-hmm. Tapos, hindi lahat ng laban na yun hindi naging madali for them. Totoo. So, congratulations again for Aether Atlas. This is their first time to win. So, SGT Omega ang first champion natin for the Just ML League. Yun. Pero syempre, we have a new winner. A new champion for the Just ML League 4 that was going to be Aether Atlas. So yun mga sir, andito nga kami.